Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa project namin sa Phase 5. Angelic Tan House. And lot po ito. Ayan. Sisira natin. So, bali, today po is nandito ako para i-receive po yung materials para po sa cabinet. So, bali, yung ating front extension, halos tapos na po yan. Final paint na lang po yung kulang, tsaka yung tiling works para po dito sa my front extension. So, bali, last time, yung ating grills, napinturahan po siya ng black. Ayan nga, pwede naman pong pinturahan, kaso syempre dapat hintayin muna yung instruction namin. Kasi i-aas din namin yan sa may-ari. Ayan po. So bali, ito po is nilagyan din po natin siya ng mga tulis-tulis o tusok-tusok. Ayan po, naka-welding po yan dyan. Tapos meron na rin po siyang tawag dito. Primer, epoxy primer. So, bali po ang kulay po ng gate natin is yung pinaka-frame. Yung pinaka-frame po ng mga grills ng gate is black. Tapos, yung mga ganito po is white. Tapos, yung mga ganito po is gold. Ayan. Itong unit ni sir, ang first time po namin na nagawan na halos buo po yung moldura, paikot. Ayan, malaki po siya. Request po kasi ng may-ari yan, gusto niya malaki. Paikot talaga, tapos yung kanyang tiles din po sa mga poste is paikot din po siya. Ayan. May mga ibang part pa po tayo na ikakabit. Kasi po hindi po siya naituloy last time gawa na nag-install po sila ng gate. Ayan. Ito po. So, bali, ikakabit na lang po ni Kuya Joan yung remaining nating tiles dito sa ating mga poste. Maganda po to kasi ang tiles ni sir is ceramic. Pag brown po, ceramic po yan. So, mas maganda po yan. Talagang dikit na dikit po talaga yan. Tapos yung gate ni sir, parang first time din po namin gumawa ng pa-vertical. Gusto po kasi ni sir is patayo. Sa gawa po ng Rayhouse Makeover, mostly pahalang horizontal kasi mas nagiging mukhang malaki po kasi tingnan pag pahalang. Pero since ang gusto talaga ng may-ari ang masusunod, yun po talaga ang susundin namin. Then, ito nga po yung crazy cut. Iba rin po yung pinaka-design nung gumawa. Ayan, si Kuya Book po ang gumawa. Since ang gate ni sir is medyo malapad, ang pinaka-suggestion din talaga ni sir is gawin na siyang folding. Ganto po siya. Ayan. Meron na rin po itong epoxy primer muna. Ayan. Ito po siya, oh. Ayan. Ganyan po yung peg niya. Pwede po siyang tupiin dito. Ayan po. So, kung gusto mo rin siyang buksan, itupi, pwede po yan. Ganyan. Ayan po. Ayan. Tapos pwede mo rin po siyang ilapat palabas. Ayan no, palabas po yan. Ayan po. Ganyan ang peg niya. Ayan, maaraw lang. Diba? Medyo, pag hindi po kasi natin siya pinold, pag inano natin siya sa labas, binukas, masyado na pong malapad. Aabot na po siya dito sa may kalsada. Ayan, aabot na po siya dito sa may gutter. Ayan po. O, diba? Ayan, aabot na po siya na ganyan. Since ito po is defold, folding, pwede po natin siyang iganito.
Ayan po. So, hindi po siya nakasagabal dito sa ating, o hindi po nakaharang dito sa ating sidewalk. Ayan. So, ang galing po, diba? Ang galing ng pagkakagawa. Amazing. Char. Ayan. So, bali, magbubutas lang po tayo dito para po sa ating alak. Ayan. Magalagay po kasi tayo dito ng butas. Ayan. Ayan po. Kasi ito na yung pinakalak niya dito. Tapos, meron din po tayo yung lalagyan ng padlock. Ayan po. Diba? Tapos, dito po, magalagay rin po tayo ng drainage, yung mahaba. Pero itatayos po muna natin yung ating parang maliit na kanal dito. Itatayos pa natin yan. Ayan po. Tapos dito naman po sa pedestrian gate. Ayan, pang tao lang to. Pang tao. Ito po, ganito naman po siya. Maglalagay po tayo ng butas dito para isuksok yan. Then meron na rin po tayong lalagyan ng padlock. Ayan po. Since hindi pa pwedeng isagad yung pinaka-grills, maganda rin idea yung pinalagyan ni sir ng mga tulis-tulis o tusok-tusok para kahit paano hindi masasampahan talaga. Ayan po. Tapos kung mapapansin nyo, hindi pa po namin pinatuloy yung pagta-tiles dito. Dito po kasi kami gagawa ng cabinet. Dito po kami magka-cut. Ayan. Kaya sir, pag napanood mo to, ipanguhuli po namin yung tiles dito sa may garage natin. Ayan. Para meron po kaming lugar na paggagawan. Ang ganda po nung tingnan nyo. Ang ganda po nung shadow nung ating gate. Talagang maayos yung pagkakagawa. Sa shadow pa lang kitang-kita na, 'di ba? Ang galing. So, according kay Ma'am nga po, sabi niya, ang galing nga daw po ng Metalworks. Ang ganda daw, sabi ni Ma'am. Ayan. Tapos itong unit nila, gusto rin po nila na may metal spandrel. So, may mga nagtatanong, ano po daw ang magandang gamitin? PVC o metal spandrel o WPC? Ang pagkakaalam ko po kasi ang WPC mas pricey kesa po sa metal spandrel. Tapos, ang kagandahan po kasi sa metal, syempre mas matibay. Diba? May nagtatanong baka kalawangin. Ito po is pinturado na. Ito po, pakita ko lang. Meron tayo dito mga retaso pinagputulan. Ganito po yung itsura niya May pintura na po siya. Ayan. So, siguro kung darating man yung araw na kakalawangin siya, matagal pa yun. Kaya kakalawangin po siguro siya kung ito pong roofing natin is merong, tawag dito, merong leaks. Siyempre, isi-secure naman po natin yan. Kung halimbawa may leaks, malalaman naman po natin kasi siyempre, tutulo naman po yan. Tapos, isa pa po sa nag-comment sa aking vlog, maganda sana. Kaso bakit daw merong center molding? Ayan. Kung mapapansin nyo, ang haba po kasi. Ang haba. Kahit doon po sa pastry ko, doon po kasi may nasabi na may center molding. Doon po kasi sa pastry project ko, mahaba po rin yung metal spandrel. Sa pag-deliver po kasi, medyo tawag doon, alanganin po kasi sobrang haba. Kaya ang ginagawa po namin, nagdudugtong po kami. Kaya gumagamit po kami ng center molding. So, kahit siguro po may center molding, wala namang kaso yan. Kasi, same design pa rin naman po siya. Para mahal din po yung dugtong niyan. Kaya, wala pong kaso. Mahirap po kasi yung deliver na sobrang haba. Yun din po kasi ang pinaka-concern nung supplier ko. Madam, hindi po tayo pwedeng sobrang haba. Ayan.
Kaya ganyan po talaga ang nangyari. Meron tayong dugtong. Pero yun nga po, all in all, wala naman po siyang, hindi lang po siya pangitingnan. Nasa inyo na lang po yan na tumitingin. Ayan. Then, pagdating naman po ng araw, kung kukupas yan, lahat naman po talaga ng bagay sa mundo is kumukupas, nasisira. Ayun po. Pero pagdating po sa tibay, mas sinasuggest ko po yung metal spandrel. Pero depende pa rin po sa inyo kung ano po yung mas preferred nyo. Ayan. Ako, nagsishare lang po kami ng ideas. Kung gusto nyo, okay lang. Kung ayaw nyo, okay lang din naman. Diba? So, ito po yung 60 square meter po tong unit ni Sir. Ayan. Andito po yung aking pintor. Siya po ang in charge dito. Actually, tinutuloy lang niya yung mga naiwan niya last time. Pero ito po kasi is flat painted lang muna. Ang tawag dito, masilya tapos pintura lang po ng primer. Pero yung final paint, hindi po muna namin ikakasa kasi gagawa pa po kami ng cabinet. Dito po. Gagawa pa po kami ng cabinet, which is na-order ko na rin po siya today. May gate pass na rin. Hihintay ko nga po yung deliver today. So, bali gagawa po kami ng cabinet dito up and down. Kasama na po yun sa pinaka-package namin. Ayan. Tinatanong ko nga si ma'am po anong design, kaso hindi pa ako nire-replyan. Tapos yung, kung mapapansin nyo po yung bahay, halos kulay puti na, flat painted na po kasi yan. Ang wala na lang dyan yung aming final paint. Tsaka yung mga accessories po muna, hindi muna namin ilalagay kasi madudumihan lang. Tapos yung ano nga po pala, itong hagdan, yung design po yan, pasadya po yan, additional po yan ni Sir sa amin. Siya po yung bumili ng mga design-design na to. Ayan. Then, in-install na lang po ng aking welder. Okay din, diba? So, yung bahay po talaga dito sa Lumina, halos pare-parehas naman din talaga. Pero, nakadepende po sa may-ari kung paano niya po i-design. And take note po, hindi po kami ang nagdi-design ng mga units na ginagawa namin. Mga clients po namin talaga ang nagde-design, hindi po kami. Kasi katulad na ito, gusto ni ma'am may bar counter. Decision po yan ni ma'am na may bar counter. Ayan. Tapos, nakikita po nila sa gawa, meron na tayong mga mini cove. Meron tayong malaking cove dito. So, ginagaya na lang din namin. Pero, nagkakatalo po sa PVC na gagamitin. Misa naman yung iba, light colors lang. Misa naman yung iba, gusto dark colors. Ayan. So, bali, na-share na pala ni Kuya Joseph na yung mga bagay daw na minabadali is hindi talaga maganda ang kakalabasan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, hindi namin pwedeng pagsabay-sabayin lahat ng team namin. Katulad po dito, kung siya nag-a-apply ng pintura tapos meron dito nagta-tiles, meron nagka-cabinet, possible, yung pagpipintura niya dyan is madumihan. So, ayan, hintayin lang po natin yung pinaka-proseso para maganda po yung kalabasan. Ito nga po pala, hindi namin na ituloy yung pagsasara ng ating mini cove. Kinulang na po kasi kami ng hardiplex. Bali, sinabay ko na rin po sa ating marine woods. Ayan. Ang gamit po kasi namin sa cabinet is local po na marine plywood. Tapos isa pa itong bathroom natin, Meron pa yata kami nga ayusin dito bago sarahan o lagyan ng tawag dito ng kisame. Ayan. Yung tiles naman po dito okay na. Itutuloy na lang po ito. Ayan po. Dito tayo sa may taas. Padaan mo na, Sep. Ayan, ipinipinch lang ni Kuya Joseph. Minamasilyahan, then pinapahiram po ng flat primer. Ayan po. Oh, ang ganda, So, tinatanong ako ni Sir, mahang bagay po kaya yung gray na pintura sa cornisa at saka baseboard? Ayan, Sir. Ganda.
maganda sir sa personal. Kasi sabi ko nga, kung ito po magiging white din yung kornisa natin, parang hindi natin nakita yung difference ng kornisa sa wall kasi parehas white din, di ba? Ayan po. Nakapaglagay na si Kuya Joseph ng baseboard. Tsaka sir, sakto lang din. Kasi po yung ano mo, yung tiles mo dito is kulay gray. May touch ng gray, kaya carry lang. Carry lang din siya. Ayan po. Siguro kung nakita na to ni ma'am, masasabi niya bagay din. Ayan po sir, oh. Picture natin. So, since ang kulay naman nila, sir, is brown, black, gray, tsaka white, okay lang din po yung combination. Ang ganda. Tapos, yung pinto po natin is caramel brown po yan. Ang preferred po ni Ma'am Chan is caramel brown. Ayan, parang titernuhan niya lang yung PVC natin. Ayan po. Maganda po talaga yung may baseboard, pero meron talaga akong mga kliyente na ayaw nila ng baseboard. Pero okay lang din. Para hindi rin po kami mahirapan. Pero kasi since maganda po talaga siya, mas sinasuggest ko siya. Pero pag ayaw talaga, wala akong magagawa. Diba? Silang masusunod. Ayan o. Siguro po sa mga susunod na araw, ibababa na rin po namin yung ibang mga ano dito. Materials. Or mga ibang accessories pala. Ayan po. So, meron lang pong mga kinuha sa bahay na mga gamit para po sa pagpipintura. Ayan. So, ito pong unit ni sir. Alam ko, papagawan po ito ng cabinet tsaka ng bed frame. Not sure lang po kung igogo po nila yung bed frame. So, kung ganyan po may mga additional, syempre, mag-extend po yung ating renovation. Pero, yun nga po, i-consider na lang po nyo sa mga makakapanood po nito. Marami po kasi talagang projects ang Ray House Makeover. Parang nasa 10. Nasa 10 units po yung iniikutan namin. Then, inuutay-utay lang po namin yung gawa. Pero, yun naman po kasi is Pacquiao. Ayan, kahit isa dalawa lang, kahit wala namang bantay, hindi bantayan nila, gumagawa naman po sila. Kumbaga sa isang araw na yun, meron silang accomplishment. So bali, ito pong grills ni sir, ito po dito sa may tawag dito hallway, itatanong ko siya kung anong final paint namin dito. Pero ang naiisip ko dito, parang katulad na lang sa gate, black, white, tapos gold po itong mga to. Parang piling ko yun din po yung babagay. Pero syempre tatanungin ko rin si sir. Ayan. Sir, okay na okay po yung cornisa mo. Tapos meron tayong tiles, tapos meron tayong baseboard na gray. Bagay na bagay po. Hindi po siya awkward tingnan. Ayan po. At least nakikita nyo yung difference ng PVC, cornisa, at saka ng ating wall. Tapos yung tiles pa. Ayan. O, diba? So, sa amin naman po, matik yun. Pag hindi po kasama sa scope of works, matik po yun additional. Siyempre, ginawa rin namin yun eh, diba? Pero lalo na pag mahirap. Pero pag alam naman po namin na medyo magaan lang, kinukonsider na rin po namin. Pero yun nga, katulad po nito is, welding works po yan, tapos ipinturahan pa namin. Same lang po dito sa, ito po kasing sa standard na gawa namin. Ang pinaka-cornisa po namin sa harap lang. So, nakita nyo naman po ang hirap pong ikat ng ating moldura. Tapos, kailangan nakaayos talaga yung cut niyan para makuha mo yung kurba. Hindi ko lang ma-explain ng maayos, pero alam ko namang gets niyo ako dyan. Ayan. So, first time po namin gumawa ng isang buong paikot na moldura.
Kaya medyo mahirap din po yan. So, bali, mostly, ang gagawin na lang po dito sa unit ni ma'am is cabinet. Kung ipapag-upo nila yung kanilang built-in cabinet, kada room, ayan, additional po yun. Tapos, yun, pintura na lang, tapos yung tiling works dito. Ito na lang po yung kulang. Tapos yung ating pintura nga is talagang panghuli talaga yan. Yung may-ari na ito, si ma'am, pumupunta po siya dito pag may time siya. So, kahit paano, kahit hindi ako nakakapunta, may nakita siyang update. So, i-consider nyo lang po na marami kaming iniikot ang projects, pero it doesn't mean naman na hindi namin nagagawa yung unit nyo. Meron po yan. Meron pa rin po tayong nilalagay na gagawa. Parang maganda rin kulay nung ano niya, ng hagdanan, katulad rin din sa labas. Yung pinaka handrail black. Gold yan, tapos white yung dares. Diba? Para bumagay sa mga metal walls. Teto talagang ko si Sir kung anong decision niya. So, ito po, hindi ko lang sure kung ipapag-o ni Sir yung mga bed frame, yung customized bed frame po na gawa sa kahoy. Kasi nga, syempre, itong unit ni Sir is Angelic Tan House. Yung kwarto po kasi, kasya naman yung bed frame, kaso pahalang. Lilit na po yung space ng kwarto. Let's see kung ano, kung ipapago ni Sir. Ayan. Madali na lang naman to. Halos buo naman na to, Sir. Halos buo na to, Sir. Ano na lang, pintura, cabinet, yung tiles po dito sa harap. Tapos yung mga accessories na lang po. Ayan. So maganda rin yung combination ng color nila dito. Sa kanila naman, more on dark side po ng brown. Sa pastry po, more on light lang siya. Pero sa kanila ito, dark, PVC, tapos dark din po yung kanilang metal spandrel. Ganda. Ang ganda rin po. Yan, picture. So, bali, hinihintay ko lang po yung aming marine wood. Hinihintay lang po namin ma-deliver. So, meron tayo dito. Ito nga po pala yung pintura sa pinto. Siguro yung pinto, pwede mo na rin yan haplasan. First coating lang muna. Oo. Para kahit paano, umano na. Ito po, yung iba kasi minsan pintura po wala sa hardware tsaka sa all home. Kaya minsan sa Lazada po ako bumibili. Ayan o. Quick drying enamel naman po siya. Caramel brown. Dark brown din po ang peg niyan.